alam mo, masaya ako na benta yun sa'yo. Kasi nung sinabi ko yung joke, parang pakiramdam ko, medyo ano eh. Hindi, nakita ko kasi siya sakto. Ah, okay. Tapos akala ko parang nakasulat talaga siya, pero apparently hindi. It was a very creative idea. Salamat. Diba? Maraming salamat sa iyong support, Brigida. At welcome po sa ating game number 2. Again, sinabi na nga ni Brigida, sinabi ng panel, nakita niyo sa draft, yun, dalawa ang kupunan. Kung makakakuha ng isang puntos dito ang Team Spirit, yep, edi hindi pa sigurado na secured yung Liquid Echo sa knockout stages. Yes. Kaya, kung kaw ang Liquid Echo, syempre gugustuhin mo na rin masecure ang iyong pwesto at ang iyong pagkakapasok doon sa ating magiging knockout stage. Pero yun yung interesting eh, no? Kapag ka naman yung top 2 natin yung magpapantay, kailangan na natin makita yung magiging seeding, pero dito na muna tayo sa gitna dahil napa-flicker out agad ni Cartesi, si Sunset Lover. Grabe ka, Carl. Nung nakita niyo yung Vexana, ginabi niya kaagad yung last insanity para lang maka-force ng reaction. Good call yun kasi na-force agad yung flicker. Yun na nga dahil walang flicker, si Sunset Lover. Nahuli siya doon ni JP, ginamit yung sarili niyang flicker plus combo ng Edith. Alam naman natin gaano kahalaga na makuha mo agad yung level 4 mo prior to the turtle, lalo kung isa ka sa mid laners dito sa labang ito. Kaya maiintindihan mo eh, bakit parang ayaw pakawalan ni Sunset Lover yung wave. Gusto na muna niya at least i-clear, but then nag-pose yun ng threat dahil nga nagkaroon ng mabilisang access sa kanyang Liquid Echo, at dahil low siya ay hindi naman sila kukulangin sa pag-finish off. Katulad na lamang niyan. Tingnan mo naman ang dalawang gold laners natin. Maglalaikan pa ang tabarito si Benny Cutie kasi mukhang inuunti-unti siya ni Nico dun eh. Kamuntikan na. Hindi siya naglaikan pa kasi alam niya kung nagmali yung timing, mabdadala siya sa Alm Notori. Ay! Pero yung initiation, final slot ni Kid Bob, ginamit yung flicker, pero si Cartesi pa rin makakuha ng turtle. Ginamit na rin yung last inside, si Kid Bob goes down. Dalawang miyembro na huli ng Team Spirit. Nagulat din ako doon, pero ito naman, nakapag-like and bounce si Benny Cutie. Yun pala yung hinihintay. 4 early kills para sa Liquid Echo. Hihintay niya na kita yung BMI. Oo. Hindi pa pwedeng mag-like and bounce siya ng nalayo or nasa tore. At ngayon doon sa nakita nating turtle pit, napakaganda rin nung naging execution dito ng isang namang maagang last insanity. Cartesi. Ito yung nagiging, kumbaga pang playmaking pa nila na isa. Uh-oh. Yung kapag ka nagla-last insanity na rito si Cartesi, hindi siya yung maghihintay lang na tipo ng jungler sa magiging setup ni JP. Kaya niya kasing gumawa ng, kumbaga pansarili niyang play gamit yung hero na to eh. Killer setup. Tapos nakita mo naman dito yung expert, nagsaset-up siya ng immortality pickup para sa sarili niya. Yun yung ikaibahan ng jungle na expert. Pinaprioritize yung immortality, di ba? Yeah. Kapag ka ikaw yung kinakailangang mas maging taga-harap, kung magiging taga-sunog talaga dun sa mga engage the members ng Team Spirit. Grabe na ako! Oo, full combo! Pico! Buhay pa ba ito? JP, ata yung mahuli dito sa wow! Ito naman ng One Fury! Cartesi, gagamitin yung Last Insanity. Ito na rin si Sanji. Sa lalim ng Tori, Last Insanity. Sanji, ginapit yung Flicker. Plus yung muna ng One Fury. As a Valentina, Zed 4! Pumasok sa lalim ng Tori! What a play, Malikun Echo! Pero si Zed 4, tinatamaan yung or kinukuhan yung tama ng Tore para si Benny Cutie makakapasok with the kill, double kill para sa Roger. First of all, alam mong hindi kinakailangang mag-hesitate doon ng Liquid Echo kahit na parang kung tayo lang ang tatanungin, sobrang kinomit nila yung laban na yun. Oo. Kahit kung titingnan mo rito, ay halos hindi naman gaano kaloba yung mga members ng Team Spirit para sobrang i-full on commit at i-juggle agad yung turret shots dito sa top lane. But to think na nandito rin si Sanford at umabot siya dun sa top lane all the way mula sa XP lane, hindi na rin naman nagdalawang isip ang Liquid Echo na talagang ipagpatuloy yung teamfight na yun. But this time, meron na naman yata tayong pwedeng abangan sa turtle. Maganda-ganda ang pagkakaporma rito ng Liquid Echo once again. Samantalang Team Spirit, apat-apat, medyo nakita na ng Liquid Echo. Si Bomba, mahuhuli dito, pero yung nakap galing sa Eternal Guard, maganda para sa Team Spirit. Pero si Sanford! Na-zone out na naman yung backline ng Team Spirit! Samo mahuhuli! Kid Bomba, trying to get away! At Liquid Echo! Ganun na ganun lang, zone out yung Team Spirit para yung second turtle ng laro mapupunta sa kanila. Nakita natin, nakita ng Liquid Echo yung apat nandito, so they knew how to deal and answer kung ano man or sino pa lang yung mauuna. At si Kid Bob
ba rito ay medyo nag-aalangan. Final slash ay hindi umabot kay Sanford na tila ba parang sinayawan lang eh. Doon si Kid Bomba. At napipilitang mag-ingat ng sobra ngayon ang Team Spirit sa nakikita nating galawan ng Liquid Echo. Ito, 5 minutes pa lang nagiging Liquid Stampede na naman sila. Umibilis-bilis. Hindi katulad ng game number one, no? Game number one, dahan-dahan eh. Yung Liquid Stampede, yeah, digi-digi-digi-digi. Pero sige po, masaya lahat na Tori, 2 versus 1. Ganamit yung final slash. Mukhang mahuhuli siya dito. Ginagamit niya yung Tori para hindi siya ma-full commit ng Liquid Echo. At si Marl nang galing sa North para tulungan si Kid Bomba. San-San duo, medyo matagal yung stay nila doon. Pero dito naman si JP, mukhang mahuli ng tatlong miyembro ng Team Spirit. Si Benny Cutie nandiyan naman, ginamit na yung flicker para makapagtakas si JP. Na-realize ko lang, kung hindi man natin masasabi yung yatig-itig gaano dahil wala na masyadong nag-board, baka pa pwede sa Liquid Stampede. Pero speaking of JP, may Primal Rat pa siya. Mabubuhay pa yata, pero may retry. At nandiyan na si Sanford! Naligtas talaga dito si JP! Sanji, may ultimate ng Minowan Fury dito. Pero si Marl, mahuli! Si Marl naman yung konting nag-asim. JP again! What a play! Minaximize niya talaga yung konting buhay na kaya niya kunin. Oo eh. Hindi lang yung Primal Rat yun na timing. Oo. Maski yung paggamit nung flicker. So kung babalikan natin dito sa ating STC replay ang mga naging kaganapang after makatakas na ni JP, mas nagpumabor lang sa Liquid Echo na talaga maghanap na ng mga laban since very malalim na talaga yung spirit dito. Pero sasakit na maski nung Primal Rat ni JP. Tingnan mo naman yung buhay ni Hiko, talagang naging very low. Pero yung Team Spirit ha, kahit na naliliquid stampede sila. Oo. Lumalaban pa rin. Oo. Nakakakuha sila o pumipili sila ng tamang laban na kunin. Yung mga konting trade, yung tinatawag natin na skirmish, konting poke damage. At ngayon, Liquid Echo naman. Gusto nila, dito tayo sa taas. Solid North tayo. Pumasok naman sila dito. At si Zhao! Sanji pala yun! Yung Minowan Fury cosplay! Yung Minotaur cosplay pala na makuha na magandang set! Si Hiko, Blazing Duet! At siya naman, yung nahuli! Shutdown! Galing kay Kid Bomba para doon sa Valentina. At si Kid Bomba, sinusubukan niya. Pero talong miyembro ng Team Spirit ay nawala. Liquid Echo, Tori sa gitna ang minamata. Pinurso ni Kid Bomba ang trade pero mas lamang pa rin ang Liquid Echo. Balikan natin yun sa mabilisang replay. Oo, cosplay lang yun ng Minotaur, hindi yun ang tunay. Pero yun yung mas naging impactful na nakikita natin. Nakaiwas din si Kiko doon sa Last Insanity pero not for long dahil nandoon naman si Sanji. And dito yung sinasabi natin na pinurso talaga ni Kid Bomba yun. Alam mo siguro sa sarili mo na parang tricky na siya nagawin. Wala tayong nakita masyado, pero alam mo yun? Alam mong tricky na yun. What do you mean? All I saw was Carl Teasy saying, I love you very much. Yes, that's from all. From Philippines with love. Yes, that's all I saw too. Kaya tumawa dun si Sanji. Oh, yung tawa niya talaga sobrang mapagmahal mo na. Alam mo, Carl, gawin mo na kahit anong gusto mo gawin. You're the ghost for a reason. Yes. Natamasa mo na yung titulong iyan for a reason. At maghanda ka na rin mamaya dahil makikita mo yan. Okay, Marl. Uy, pumunta ka agad sa backline. Medyo delikado siya doon. Si Sawa nag-set up pero para sa isa lang. Si Sanford naman makakapag-flicker para makatakas siya. Carl Teasy, buhay pa yung Fraga armor niya. Ang sakit ng damage ni Sanji. Na final slash ni Sanji. The ultimate cosplayer. Kanina Minotaur yan. Ngayon naging Arlott. Mas maganda pa ata sa original. Sa kanya yung sobrang hindi ka sure kung talaga bang hindi ito yung original. Kasi yung pagkakagamit niya ay sobrang on point. At gusto ko lang din sabihin, karagdagang point, na nakipag-halos 1v1 si JP doon kay Hiko, nakasabay siya. Oo. Using the Primal Rat. So, kahit na sabihin natin malaking threat si Hiko ngayon, pag naharap siya ni JP, parang, kaya na lang makipagsabayan din eh. Sige lang, ako nang bahala dito. Kaya na dyan. Liquid Echo in the zone. Team Spirit on the brink of elimination. Kinalaban nila yung Stampede. Oh my God. The Five Horsemen. At ito na ata ang Apocalypse. Oh.
ng pangarap ng Team Spirit. May Lord papunta sa taas. Si Carl nagtitip habang ginagamit yung fire missiles. Ganun na kalala. Fire missiles! Fire missiles! Hindi. Napapa-oh my goodness tayo kasi maski si Sanji nag-re-recall na rin dito and alam mo na tuwa at na-excite rin ang Liquid Echo sa nagiging labang ito. Base pa lang sa player camps natin kanina, I mean. So ngayon, kasama nila ang Lord na nagmamarcha sa top lane at kinakailangan dumipensa ng Team Spirit. Final slash and full combo dito kay Sanford. Binuga na ang lahat para sa Pakito pero may response yung Liquid Echo. Si Cutting din nasa likod. Last insanity pa gagamitin niya. Nasa lalim ng Torre pero hindi siya makakalapit dahil nakatakas yung mga miyembro ng Team Spirit. Si Marl! Ang nahuli ni Benny Cutie! Godlike for the Roger! Liquid Echo, 1-for-1 yung naging trade. Tingnan natin kung makakakuha sila ng Torre o hindi. Ito na yung paunti-unti na pag-convert na naman ng Liquid Echo. Kukuhain na rin nila yung second tier bottom lane turret dito ng Team Spirit at minimake sure na talagang sulit yung kanilang na-secure na Lord. Nakita natin yung magandang paghanap at engage dito ng Team Spirit and I think na nag-contribute yun ng malaki sa kung paano nila nagawa pa rin depensahan ng maigi yung incoming waves dito ng Liquid Echo. Pero kapag ka dumating sa punto na mahahanap at malilikuran na naman sila. Kanina, naging alanganin for a moment yun kasi may Black Insanity ni Carl Tease na hindi naiwasan. Pero ito na, meron na namang laban sa baba. Ricardo dito, grabe yung poke damage ni Cutting. Si Benny Cutie naghihintay ng Lycan Pounce pero hindi na makikita yung magandang panahon para gawin yun. May passive pa yung Torre. Sa gitna ko, hindi ako nagpa-plong ako, nawala na. Ay, 12 minutes, nawala na. Oh, wala na. Oh, no. Sakto-sakto pagkabanggit mo, nawala na siya. Oo nga eh. Kasi pumatak na tayo ng 12 minutes. Parang nahiya yung passive. Like, hello, isek, kayo ko po. Hello, hello, saglit lang po. Saglit lang po. Pero sakto-sakto naman din ay hindi naman nila sobrang pinapakawalan pa itong dalawang inhibitor turns na meron sila. Oh. And for Liquid Echo also, they're not forcing na sobrang magbabad at mag-overextend. Mukhang ang gusto nilang maging next step talaga ay etong Lord na magsuspawn in just a bit na baka lumabas din sa ating etablado. Di mo sure. Uh-huh. Pero eto na nga, sisimula na agad ng Liquid Echo at potentially i-burst down pa nga yata. Oo. Rush na lang yan. Mahirap na para sa Team Spirit mag-contest pero si Kid Momo, si Marl, si Sao na dito. Kalikato dito po na pwesta. Baka makalapit dito si Marl! Pero si Carl, dizzy pa rin! Makukuha ng Lord. Last Insanity, ginamit na rin ng ultimate ng Aegis ni JP. And there goes the damage. And there goes Kid Momo. Sao, pumasok si Sanji. Yung Minowan Fury ni Sao! Nakautera ng Team Spirit! Lumalaban pa rin! May laban pa rin ang mga representative ng ECA. Benny Curie with the damage! Pero si Hiko nakapag-free hit! JP at Carl Tizzy na lang may iwan. Last Insanity sa Claude! Yung damage ni Carl! Buhay yung X-Borg! Sobrang clutch! At gusto natin yun balikan panigurado at sama-sama na nating tignan yung pinaka-recent na mga naging kaganapan. Tignan mo rito si Hiko, hindi na siya nag-BMI pabalik. Tinabihan niya na lang talaga si Carl Tizzy at minake sure niya na until the very end, i-attempt niya na i-take down doon yung jungler ng Liquid Echo. Pero napakakunat na pala din netong export na to. Hindi mo na siya basta-basta mag-take down and looking at the items. Mas na ipapaliwanag sa atin nung kanyang item build kung bakit ganoon. Oh. Isipin mo, hindi lang nga kunat, bilis din ang pwede mong asahan dito sa X-Borg. Yep. And the Blue Force Breastplate, the Oracle, the Immortality. Ang kunat doon ni Carl Tizzy, 1-0-10. Ang kaisa-isang miyembro ng Liquid Echo na hindi pa napitas ng Team Spirit. Pero baka nandun nga yung susi nila para manalo sa game number 2. Kung mahuli nila si Carl sa tamang oras para mahirapan sila sa Lord o baka para hindi nga makapaglaban sa Lord ang Liquid Echo. Nagiging ano na to, no? Nagiging malanobela na siya. Oh, nagkakaroon na tayo ng mga kabanata para dito sa labang ito. Kasi nakikita natin, similar to the previous game, ito'y isa sa mga pinakamahabang nagiging laban natin actually for the group stage. And medyo unexpected yun.
considering na talagang recently maraming mga napapablis na laban, pero napopoke na dito yung Piraga Armor, ah. Okay, Piraga Armor dito masasabag, pero ginamit yung Last Insanity para makapaggawa ng espasyo. Pero makatakas siya, si Hiko pumasok. Ito na nga yung late game Claude. Ang sakit na ng damage ni Hiko. At nakita mo, nag-iba na iba na ang galaw ng Liquid Echo para hindi sila makuli, para hindi sila makounteran. Kailangan nila mag-ingat kay Sawo na nakita na natin, hinahawakan niya yung ultimate niya na matagal. Si Cartesi mahuli dito. Wala ata siya immortality. Final slash, ginamit na rin. Ferrago Armor ang punat ni Carl. Si Sanji sa bottom lane pala. Ito na yung paggamit ng Last Insanity. Sa backline, pumasok si Benny. Pero yung knock-up na naman ng Eternal Guard. Ang clutch. Sanji nandito. Hiko, ginamit yung Blazing Duet. Cartesi pala. JP, pero si Sanford. Si Sanford sa base. Yung Paquito. Yan ang ating Grand Finals. And...